Good evening. Kumusta na po kayo? Heto, medyo pagod lang ako dahil alam niyo naman na sobrang busy ako dito sa aking tindahan. Meron kasing tanong sa akin na kailangan kong sagutin na tungkol sa wala pang karanasan. Alam niyo guys, ang daming napapahamak dahil dito sa mga karanasang ito. Unang-una ay kailangan ninyong alamin kung anong edad ba, no, yung karelasyon ninyo. Bakit kailangang alamin ang edad o kaya ilang taon yung karelasyon ninyo? Kasi guys, alam ninyo, maraming mga kabataan ngayon ang sobrang pusok na kahit nasa wala pa sa tamang edad ay nakikipagrelasyon na sila. Kasi guys, kung menor de edad yung karelasyon ninyo at kahit pasabihin na kagustuhan ninyong dalawa, no, ay hindi yun i-honor ng batas. Kasi once na menor de edad, no, ay kahit pasabihin na kusa o kaya'y kagustuhan ninyong dalawa, pwede pa rin kayong makulong. Dahil pwede kayong makasuhan ng rape. So, unang-una ay, syempre, isaalang-alang muna ang mga bagay na ito para hindi po kayo mapahamak. No? Pangalawa, tanungin mo sa sarili mo kung karapat dapat ba siya sa'yo. Yung bang nasa tamang edad na ba kami o kaya hindi ba ito nakakasama sa amin, paano na lang kung mabubuntis ko siya o mabubuntis siya, so ano na nga ba ang magiging kinabukasan ninyong dalawa, lalong-lalo na pagka parehas kayo na nag-aaral pa guys at parehas na mahirap pa ang kalagayan sa buhay. So, hindi po kayo basta-basta na susuong sa mga ganito o kaya'y maging eager na makatikim sa unang tikim, kundi pag-isipan ninyong mabuti yung mga iba't ibang bagay, kagaya ng nasambit ko, na kagaya yung mga nasambit ko na. Pangatlo, syempre, kung may nangyari sa inyo at kung sakaling nagkatuluyan kayo, karapat dapat ba siya sa akin? Siyempre, paano nilang pagkabaguhan pa lang ang na magkarelasyon kayo? Hindi nyo pa nakikilala ang bawat isa. Hindi nyo pa nakikilala ang pamilya ng bawat isa, guys. Tapos, biglang may nangyari po sa inyo and then ang dami pa lang mga hindi nakakabuti o kaya ang dami mo pa lang hindi alam. Paano na lang guys kung hindi po kayo sigurado, basta na lang kayo susuong sa mga ganun na kapusukan ay hindi mo alam may sakit pala. So kailangang magmatsyag po kayo guys, no? Pag first time, no? Lalo-lalo na pag first time po kayong makipagrelasyon. Kasi, alam ninyo, kung minsan ay dahil sa nararamdaman ninyo ay mas nananaig, no? Yung nararamdaman ninyong init sa katawan kaysa yung mga yung mga haharapin ninyong problema in case na nagpadalos-dalos po kayo. Alam ninyo, nakakapaghintay, no? Kung totoong mahal ninyo ang isa't isa, igalang ninyo ang bawat isa, and then, magsabay kayo ng mangarap, at saka napaka-importante po yung paggalang, hindi pagmamadali. Hindi ibig sabihin na hindi ka pinagbigyan doon sa kagustuhan mo ay hindi totoo na mahal ka ng isang lalaki o kay isang babae.
kung minsan guys ay kailangan nandun yung respeto, andun yung disiplina, andun talaga yung napaka-importante yung magiging responsable po kayo sa bawat isa. Yung iniisip ninyo yung kapakanan ninyo, iniisip ninyo yung ikakabuti at ikakasama, o kaya yung kung ano ba yung kahihinatnan ng lahat kung sakaling magpadalos-dalos po kayo. So, ito po yung mga bagay na gusto ko munang i-share, no? Bago kayo magpadalos-dalos na tikimin, no? Magtikim sa unang tikim, no? Kasi yung mga iba kasi ang dami nilang ang daming nangyari. Ang daming mga karanasan ng mga teenager ngayon na sa huli ay pinagsisisihan nila. So, bago kayo gagawa ng isang bagay, ay pag-isipan ninyo muna. Maraming beses ninyong isipin, pag-usapan ninyong dalawa. Kasi hindi lang naman kayo ang haharap sa problema, guys. Ang talagang haharap, no, sa problema in case na mabubuntis kayo o kaya masira yung mga pangarap ninyo, ay syempre yung mga magulang ninyo. Syempre, wala pa kayong kaalam-alam. Halos hindi nyo pa alam yung magkaroon ng sariling pamilya. So, paano na lang ninyo mabubuhay ang magiging anak ninyo in case na bigla kayong gagawa ng mga bagay na hindi naman panahon pa para gawin ang mga yan. At syempre, yun yung mga bagay. At isa pa, kailangan ay huwag pilitin ang bawat isa, guys. Kasi once na pinilit mo ang isang tao, ay pwede ka pong kasuhan. Sabihin pa man na kagustuhan niya, isa alang-alang mo pa rin kung ilang edad na ba siya. Kasi pwede ka rin i-demanda kung sakali man mas mura, nasa minor de edad pa ang karelasyon mo na babae, sabihin mo pa na kagustuhan o kaya sumama siya sa iyo. So, para maiwasan yung mga problemang ito, guys, ay tiyakin mo muna, no? Ang mga bagay na ipinaliwanag ko sa inyo, at pag-isipan mong mabuti ng maraming beses kung nararapat na bang gawin o kaya'y lasapin ang unang tikim. So, ito lang yung ma-share ko, guys, no? Kasi alam ko na marami ang mga siguro nag-iisip kung ang iniisip lang kasi ninyo ay yung cheer up, diba? Hindi ninyo iniisip yung other side kung sakali man ay nangyari ang hindi dapat mangyari at hindi pa kayo handa. Kailangan kasi ay isipin ninyo yung both side upang sa ganoon ay malaman ninyo at mapaha at mailayo kayo sa kapahamakan na pagsisihan ninyo sa bandang huli. O kaya'y humingi kayo ng payo sa mga kaibigan ninyo, sa mga close friends ninyo, kung sakali man ay gagawin ninyo o kaya'y meron kayong balak na yung bang naughty, no, na balak na hindi naman talaga pwede pa, hindi pa panahon, no? Kasi alam niyo naman na marami talaga yung mga nagsisisi sa ngayon. Marami ang mga pangarap na nasira dahil na sa kapusukan. So, ngayon ang ipapayo ko sa inyo ay yun yung mga bagay na maipapayo ko sa inyo. Pag-isipan ninyong mabuti, maraming bagay ang dapat ninyong isaalang-alang. Kung kinakailangan ilista ninyo, ay kailangan gawin ninyo upang sa ganoon ay makita ninyo, no, kung ano ba talaga
yung magiging suliranin na haharapin ninyo kung sakali man nagawa ninyo ang isang bagay na kagustuhan lang ng inyong laman. So, yun lang. And really, maraming salamat sa lagi ninyong suporta sa aking channel. At sa mga bagong subscribers natin, thank you so much. At ganun din sa mga datihan, shout out po sa inyong lahat. And kung baguhan ka pa lang dito sa aking channel, syempre, mag-subscribe ka na at hit na rin ang notification bell upang updated ka sa mga sumunod na mga videos ko. Pag may time ako talaga guys, ay isa-isahin kong igawan ng video yung mga tanong ninyo, yung mga nakakatindig balahibong mga tanong ninyo sa akin. So bye, see you again sa next video.